Good day, beautiful people. Welcome to my channel. And today's episode, i-update ko lang kayo sa delivery ng aking Red Horse. Kung gusto niyo sa content na ito, panoorin niyo ang video nito mula umpisa hanggang sa dulo. At doon sa mga bago lang sa channel ko, please consider to like, share, comments, and click the notification bell for you to get notified once may bago akong video na i-up. Here we go, let's start. Dumating na finally yung aking order ng Red Horse na 50 cases plus 10 cases kasi yung promo ng Red Horse, as I've mentioned doon sa previous vlog ko, na meron silang 5 plus 1. So kung 50 cases ang in-order ko, may additional na 10 cases free, which is malaking bagay sa akin yon. So, halos wala pa akong tulog kasi ang appointment namin, sabi niya, 9 to 10. So, since ang operation ko kanina, nag-close ako ng 3 o'clock, pero hanggang 4 o'clock nag-ano pa ako. May mga konting inventory pa ako, tsaka naglilikom pa ako ng mga bagay-bagay. Inayos ko pa siya, pati mga bote, inaasikaso ko pa yun kasi mahigpit ang Red Horse kapag walang bote, ano talaga siya, deposit eh 5 pesos, so malaki 3 pesos pag maliit. So kung malaki-laki ang iyong i-deposit, malaking bagay na rin yung kabawasan sa ano mo, sa pera mo, sa budget mo. So nakalikom naman ako ng kahit papano, mga 8 cases lang ang aking naabono. So nalikom na, retrieve ko talaga yung mga ano, pero may marami pa akong mga bakante na ano, Red Horse. So nag-start na siya and I'm happy to medyo kampante na ako dahil yung ahente, ang nangyari naman pala, yung aking naman talagang form nakarating naman talaga sa San Miguel Corporation, and then background check ako, nasiya ako dito, qualify naman ako. Kasi itong promo na para na ito, hindi pala ito sa wholesaler, ito pala sa retailer na yung kakaya lang kumuha na hanggang 50 cases per, hindi talaga pang bulky na marami yan talagang pamaramihan ng order. So, ang maximum ko siguro ma-i-order is 50 cases per week. If in case daw lalampas pa daw ako doon, dapat iba ang pangalan na or ibang tindahan na mag-refer daw ako ng sari-sari store din para hindi daw ako mahalata ng San Miguel Corporation. And then, marami siyang in-advise sa akin kasi before daw, pag naka-enroll ka daw sa ganitong program ng San Miguel Corporation, continuous naman pala ito. Hindi naman pala ito promo na mag-end ito ng certain month. So, sa may marami daw siyang nahawakan na mga retailer lang before na wholesaler na ngayon. In fact, sabi niya, mas maswerte pala ako kasi unang-una, may resources ako, may mga bote na ako, may mga cases na ako, tsaka kahit papano, as a beginner, nakapagpalabas daw talaga ako ng ganong volume, ganong kalaki compared sa mga natulungan niya before na unti-unti lang, inuunti-unti lang nila, tapos ngayon naging wholesaler na kasi may program pala talaga sila doon at i-guide daw pala nila. In fact, kanina may mga strategies na siya na tinuturo sa akin, kinocompute-compute na niya sa akin kung mag-umpisa daw ako mag-delivery ng Red Horse, ganito daw ang ano, strategy, may mga pwede ng porsyentuhan, tapos nag-compute-compute channel siya sa akin kung magkano ang revenue ma-earn ko per case. Kasi yung kung meron akong 5 order, tapos may libreng isa, so sinasama yung magkano ang total amount doon sa equivalent to 6 cases na binenta ko, kung magbibigay ako ng porsyentuhan, ibibigay doon ako sa magde-deliver, malaki pa rin daw ang bawi, malaki pa rin daw ang ano, ang kita ko. Kasi for example, itong 50 cases na deliver sa akin sa likod, tapos may 10 libre. Eh, yung kung 50 cases na walang promo, yan pa rin naman talaga ang numbers ng ordering ko. Bonus na lang yung additional na 10 cases plus, malinaw na tubo ko na talaga yung 10 cases. Tapos, kung let's say isang buwan, kung meron akong free na 10 cases a week, so in 1 week time, so meron akong 4 weeks size in a month, meron akong 40 cases. Yung 40 cases, malaking panimula na siya.
So parang halos yung starting capital ko napunta sa free. Hindi ko na kailangan maglabas pa masyadong malaking pera kasi meron namang free cases na in-offer sa akin ng San Miguel Corporation. And then, if in case naman na, ano, let's say, going two months, tapos ganang ano, ganun ulit. So kung 2 months, so in 1 month, meron akong 40 cases na free. Kung pang second month ko, meron akong 80 cases. And then kung pang third month ko, kung continuous at consistent ang kuha ko, so meron akong 120 cases. So yung cases, yung mga amount na yon, hindi ka na kailangan ilalabas ka pa sa bulsa ko. Self-liquidating siya, self na mag-generate na lang siya na income based doon sa promo nila. And then, what if yung continuous na talaga yung aking ano, yung transactions na ganun. So, ang ipoprovide ko na lang yung mga ano, yung mga delivery equipment, like yung pulong-pulong something. So, malaking oportunidad talaga. And again, may mga negativity talaga din na ano, yung mga kapitbahay mo talaga. Again, yung tao na ano, kasi itong promo na ito for retailers, yung supposed to be nag-intervene na naman yung kapitbahay ko na ano, talagang epal mula sa delivery ko ng ano, yung mga jean ko, yung MP, yung lahat ng mga truck na mama, binubulungan niya na wag na daw akong ano, bigyan dito kasi nag-wholesale na sila. Gusto niya i-ano, monopolize yung distributions dito ng ano, ng yung alak. And then, itong ahente kasi na dumating sa akin, mas nauna ako kaysa kanya. In fact, itong promo na ito, intended para sa mga retailer, hindi para sa mga wholesaler. Tapos, from sa kanya, kasi kanina nakisabay siya. So, sabi ng ahente, kinausap na naman. Sinabi sa akin ng ano, ng ahente, kung ako daw pala ang mag-request na wag silang pagbigyan, po pwede daw. Kasi ang itong yung ahente ko talaga para talaga sa mga retailer, hindi para sa wholesaler kagaya nila. And tinanong ko kung marami bang in order. Sabi niya, mas marami pa daw akong in order ko para sa kanila. Tapos ang gusto nila, huwag ako bigyan ng stocks kasi nandiyan na daw sila. So, yung mga ano, sabi nung taohan ko dito pag dumadaan siya, para mas marami daw akong stocks kumpara sa kanila. Yung ganun kasi na ang binabantayan mo, yung kakompetensya mo na para bumagsak, basta naghangad ka ng ikakapahamak o ikabagsak na isang tao, sa'yo babagsak yun. Kung sino kasi yung binababa ng tao, yun ang inaangat ng Diyos. At pagdating sa kompetisyon, lagi kong sinasabi na mind your own business. Intindihin mo ang sarili mo. Baka mamaya kakabantay mo sa iba na hindi mo na kaligtaan mo na lang na wala ka na pa. Hindi mo na nabantayan ang sarili mo kasi nakafocus ka, nakaabang ka doon sa kalaban mo. Hindi na ka nakafocus sa sarili. Kung tutuusin, kaya mo na silang tapatan kasi wala silang promo pala ng ganon. Wala silang promo ng 5 plus 1. Since ang category nila ganon at saka ngayon lang siya umumua, wholesaler, bago ka makapag 5 plus, makapag plus 1, 100 plus 1 sa kanila. 100 cases muna bago mag 1 case kasi malakihan naman ang order nila. Pero hindi naman daw malaking order nila. Parang mas marami pa daw ang order ko. So ganun talaga, kung naghahangad ka na ikakahanamak ng kapwa, sa'yo unang babagsak yun. Ikaw unang ibababa ng Diyos. Na doon sa mga umi-epal sa'yo, yung hindi ka apektado. Sa mga previous vlogs ko, lagi kong sinasabi na be a blessing to others. Huwag kang magbigay ng problema sa kapwa. And sa ganito, though may mga negosyante naman talagang sakim, but para sa akin, you have to live and let live. And bahala na ang Diyos magbigay sa'yo ng swerte or magbalik kung ano man ano. Kasi kung ano man ang tinanim mo, yun ang babalik sa'yo. So, sana ano, magtagumpay sila kasi na ano, sabi ng tauhan ko kukunti na lang ang mga ano nila, ang mga stocks nila, but wala na ako pakialam doon. Bahala sila sa buhay nila, basta ang importante ano, tuloy-tuloy ang aking negosyo, tuloy maswerte pa rin ako dahil ano, yung aking mga ano, mga ka-transactions ko
kung saan namang dumarating sa akin. In fact, yung aking ano, yung inanon niya ako, yung aking yung Jean, ano, nagtagumpay siya na wag ako pa-deliveran. Pero may maraming mga ahente. Ganun pa rin naman, nakakuha pa rin naman ako ng supplier ng aking Jean. So, weekly, ang delivery ko na ng Jean, tuloy-tuloy naman. And then, yung aking mga alak doon, nag-wave naman siya. Ang dami kong alak na. Sucks ngayon kasi nagpipintong pagtataas na siya. So, yung aking, ano, ngayon nga lang, naka-concentrate ako this time sa San Miguel Corporation. San Miguel, sa Red Horse, kasi medyo kailangan ko mag, ano, dagdag ng stocks. So, hindi ka lang taot, mabait ka lang sa kapwa. Unti-unting ang grasya sa iyo, tuloy-tuloy ang dalo yung grasya. At kahit hindi ka nagagawa ng hakbang, hindi ka nagagawa ng paraan, ang Diyos na ang gagawa sa iyo para paglabanan kung ano mga negatibong bagay na ano na binabato nila sa iyo. So palagi kang ano, umiwas sa negativity and then concentrate sa business mo. So walang amount of negative issues kapag nagnegosyo ka, dahil malas yan, magbigay lang ng malas sa iyo. So kahit paano, may mga stocks ako kasi nag-aabang ang pagtataas ng mga ano, mga alak, mga Alfonso, GSM Blue, wala namang ano ang Jean, wala namang ano ang Re, ang Emperador, wala ring ano. Ang Alfonso, nagtaas na siya. So sa mga next vlog ko, itatalakayin ko yung mga presyo ng alak, kung ano yung mga updates na alak. So for now, concentrate muna ako sa Red Horse, and kahit papano, pinaghandaan ko to ng isang linggo kasi naglabas na uli ako ng separate budget para dito, kasi biglaan itong nagka-delivery ng 50k plus 1. So, ano naman siya? Yung plus 1 naman kasi, ano, dagdag na lang talaga yon, bonus na lang yon. Pero, kung wala naman talaga silang promo, yung 50k, yung pa rin talaga babayaran ko. So, this time, sana, ano, magtuloy-tuloy siya. Kasi, ang sabi naman ng ahente, wala naman silang promo kung naka-enroll ko sa program ng San Miguel Corporation. Doon sa mga small niche mentors, small retailers na tinutulungan ng San Miguel Corporations. Doon sa mga kasari na may mga sari-sari store doon sa area nyo, mag-abang-abang kayo ng mga mga ahente ng San Miguel Corporation na nagbibigay ng ganito para ma-avail nyo rin yung aking na-avail sa ngayon. Kasi sabi ng ahente, may mga pre-qualifications, hindi lahat na nabibigyan lang ng form, hindi lahat ano. So yung mga tindahan nyo medyo puno-punuin nyo, at sya maganda dapat ang presentation, at sya ka doon sa labas makikita nyo ang alak. Kasi doon sa labas, lalabas lang ako. Kung ano, makikita nyo na kung ang tindahan nyo makikita sa labas na marami kayong mga alak na ano, naka-display. So ang mga ahente na ang lalapit niyan sa inyo, so hindi na kayo maghahanapan, maghahabol-habol sa kanila. So kung gandahan nyo lang display nyo para ano, mapansin kayo ng mga ahente na mga alak. So talagang ulitin ko, ang paglago talaga, malaki talagang bagay kung ang iyong binibenta is alak at sigarilyo. Okay? Kung nagustuhan niyo yung content ko for today, please consider to like, share, comments, and click the notification bell for it to get notified once may bago akong video ni-upload. Thank you for watching.